Yo mga idol, kamusta po kayo? Sa video na ito, magbibigay ako ng mga dahilan kung bakit hindi siya kayang bantayan ng isa lang. At pagkukwentuhan din natin kung bakit nakamamatay ang kanyang half step. Kung bago po kayo sa channel ko, maaari mo bang i-subscribe at click ang bell para updated po kayo sa mga upload kong video. Huwag na natin patagalin ito mga idol. Tara! Unahin natin dito mga idol, nag-assist Prince dito para kay Pringle. Tapos pag-aalis ni Kaperal, hindi na siya sinundan ng kabantay nito. Nag-double team at nag-focus na lang sila kay Pringle, kaya napilitan siya ipasa ang bola kay Thompson. Dito din mga idol, kung mapapansin nyo, ang depensa ng Blackwater nasira dahil kay Pringle. Dito din mga idol, kung mapapansin nyo po, ang depensa ng Blackwater nasira na. Kasi tignan nyo po yung sentro nila nasa labas na at bago ito makarating sa posisyon niya, pasugod na ito si Thompson kaya hindi nakasabay. Pangalawa mga idol, pagsalaksak ni Pringle dito, umarang agad ang sentro nila. Itong isa naka-ready, baka mag-half step na naman or mag-side step si Pringle. Itong isa naka-ready, baka ipasa sa 3-point side ang pagkakamali ng Blackwater. Hindi nila pinansin si Japet, hindi nila alam ipapasa ito ni Pringle. Alam nyo po mga idol, parang isang magnet ito si Pringle na dinidikitin siya ng mga player kapag siya ang may hawak ng bola. Kapag umatake, mahina ang isa. Dapat dalawa o tatlo. Dito po galing sa pass break, isa sa magandang ginawa niya dito, apat na magnolia agad na sa ibaba. Dahil siya lang ang mag-isa, inatake na lang niya ito, kaya naman po. Isolation play, kung kabantay nyo siya mga idol, dapat hindi ka basta-basta umaatras palayo. Kung kailangan asawain, asawain. Pero para sa akin, mahirap talaga bantayan ito. Ginawa niya dito, tinirahan niya ng halapang-apat. Kasi pansinin niyo po, nagkaroon siya ng kaunting espasyo. Ito po mga idol, pag-atake uli ni Pringle, wala nakakalang dito. Nahuli itong sentro ng Alaska para tulungan ng kakampi niya. Dahil sa gusto itong tulungan na bangga paata yung kakampi niya para lamablock si Stanley. Pero useless ang ginawa nila, kaya foul counted para kay Pringle. Tinakpan pa ang mata ni Pringle para mailang ito. Pero wala sa kanya yan, pasok pa din yan. Si Pringle ang nagdadala ng bola. Sabi ko kanina, hindi kakayanin kapag isa lang nagbabantay. Pero huli na ang lahat nung nag-head si Kanya. Kaya hindi na nabigilan ang atake ni Stanley Pringle. Isa sa mga mahirap gawin. Pero kapag nakita natin ito, parang easy na lang sa kanya. Kaya mahirap ito mga idol. Dapat may sapat na lakas ang tuhod mo para may pasok mo ang mabuti ang bola sa basket. Kasi mga idol, kung mahina tuhod mo dito, mahihirapan ka i-shoot ang bola kasi mawawalan nito ng balanse, lalo na't ang tira mo ay jump shot. Dito mga idol, alam ng Northport kung gano'ng ka-effective ang pamantay na half step niya. Kaya tatlo-tatlo sila nakafocus kay Pringle. Pagka half step nito, sabay talon ng dalawang Northport. Kaya si Scotty na libre sa gilid, kaya pinasa niya ito. Tingnan nyo mga idol, naglalakad si Pringle dito. Pero di alam ng dalawang telefirma ang gagawin niya. Nang mapansin niya na wala sa focus sa kanya yung nagbabantay sa kanya at yung isa nakatalikod naman. At bigla ito sumigway at papunta sa loob. Pass break play. Kapag na kay Pringle ang bola, di mo alam kung saan siya atake. Lalo na ganito ang sitwasyon mo kay Castro. Panguling clip mga idol, ipapakita sa atin ni Pringle ang half step depth niya. Ah!
Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Shoutout na din sa lahat ng nanonood ng mga video ko. Huwag nyo po sana kalimutan mag-comment, mag-like para sa suporta. Siyempre, click nyo na din ang subscribe at bell button para ma-notify po kayo kapag nag-upload ako. Maraming salamat sa panonood. This is JPReyosa. Ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye!